Hi. Ngayon ay meron akong sinulat. Nung ito sinulat ko, nung nandun pa ako sa Lucena, ito ay papel sa likod niyan ay meron nakasulat. So alam mo ba na nagpapasalamat ako dahil sa ilang araw mula noong August 3, hindi na ako umiinom ng soft drinks at saka ng kape. Sabi nga nung kakalala ko, pag sobra masama. Pag sobra-sobra sa masama yun. Pero yung paminsan-minsan kalaman, hindi naman masama yun. So, ako talaga, tinigil ko na magkape at saka mag-soft drinks. And happy today na talagang kahit na dumadaan ako sa mga pagsubok, talagang hindi ko na ninanais na minum pa ng soft drinks at saka kape. And yun yung isang malaking patutuo ko sa buhay ko. Kasi nga, mula nung napanood ko yung video ni Doktor na tungkol sa yung doktor na komedyante, pero napanood ko na isang dahilan yon yung lost memory, at kaya medyo yung uric acid at saka yung gout yon yung nagkakaroon ka ng crystal dito. So kasi ako, isa din patotoo sa akin ang taas ng uric acid ko kahit na ako'y tumatakbo, nagmamaraton. And minsan, kaya nagpapasalamat ako kay doon sa may-ari ng shop kung saan doon ako nandun ng video, doon ako nakiki-wifi, and doon ako nag-internet, doon ako gumagamit ng cellphone ko para makapanood ako ng video. And nung napanood ko yung video yun doon sa may-ari ng shop, nagpapasalamat ako sa kanya dahil nadagdagan na naman yung aking information. So, walang iba yung Gabay sa Kalusugan ni Dr. Gary C. Doon ako nakapanood ng video na talagang nagkaroon ako ng interest sa kanyang mga sinasabi. Yung information na inaano ko sa aking sarili at saka sa aking isip na malaking tulong sa akin yun. Kaya hindi na ako uminom ng coffee at saka ng soft drink. So, totally naman talaga na nakatulong sa akin yun. Then, nung nakakinig pa ako ng isa pang patunay, na malaking tulong din yung dahon, yung bulaklak. So, medyo nag-take na ako, medyo, kasi nakailang take na ako ng dahon na yung bulaklak na yun, na nakapagtulong sa health. Kasi napakahirap talaga magkaroon ng sakit sa panahon ngayon. So, yung nandito, sa memory, iba kasi yung memory, may tatawag siyang encoding, storage, at saka retrieval. Siyempre, yung encoding, yung information, binabasa ko na po ito. Siyempre, yung nagkakaroon ako ng interest. Ako kasi, nagkaroon ako ng interest as sa subject na computer. Yung nagsimula ako doon sa basic, nagsimula din ako sa computer technician, nagkaroon ako ng interest sa electronics, hanggang nagkaroon ako ng interest sa electrical. So, yung electronics, tsaka yung electrical, magkaulam kasi yun. And then, siyempre, yung mas nauna pa sa akin yung computer, kasi nga, dati, tagalinis lang ako ng shop ng 1999, ngayon, tagalinis ako doon sa computer lesson. So, nagkaroon talaga ako interest. Tapos, yung nagkaroon pa ako ng interest noon, nagkaroon ako ng trabaho sa computer shop. So, natanggap ako trabaho doon. Then, halos nadagdagan yung information ko. So, nagkaroon ako ng interest hanggang sa lumawak yung aking kaalaman dahil yun sa interest. Yung information na pumapasok sa isip ko, dati yun, nanonood lang ako doon kay Alex na madamot sa kaalaman yun. So, yung pagiging madamot niya, nakatulong sa akin yun. Kasi, nagkaroon ako interest na ano ba yung pag-aaralan nun, ano ba yung ginagawa nun. Pero, sa mga ibang bagay, mabait naman siya sa pagkain. So, si Alexis pala, ay na technician, then nagkaroon ako ng interest yung pagiging technician. Tapos nagkaroon naman ako kakalala si Alan Impalmado. Yun, mabait naman siya. Lahat na yata ng kanyang nalalaman, senior niya sa akin. Nagkaroon pa ako ng maraming kakalala ng technician na naging mabuti sa akin. Kasi binabanggit ko kasi pinagdaan ako kasi yun. And totally naman, talagang ganun ang mga ugali nila. Madamot, pero sa pagkain, talagang mabait sa akin, tiwala sa akin, marunong sa pagkapwa-tao, pero sa kaalaman, hindi siya ganun kabait. At totally naman yun, and yun yung talagang totoo. Yung ito naman si Alan, dumating sila
sila si Amil, si mga ganun, mga naging kilala ko. Naging mabait naman at nakapagbigay ng impormasyon. Karoon ako ng interest sa computer. So, yun yung ini-include ko sa isip ko na hanggang sa ngayon, maraming taon nang lumipas as nakapag-reformat pa rin ako, hindi pa rin nawawala sa akin yung memory ng yung code number o serial number ng Windows XP. Yun. Kaya memoryado ko siya. Yung storage yun, nagbibiswal ako, naalala ko nun, nabibiswal ko yung story kapag nakapanood ako ng movie, tapos ano yung simula ng story nila, tapos paano yung ending, tapos nabibiswalize ko yung ganda ng isang babae, tapos yung ginagawa ng lalaki doon sa babae, paano siya manligaw, yung mga step ng ginagawa niya, paano siya magdumiskarte. So, nabibiswalize ko doon. Nung nag-exam ako, binibiswalize ko na yung mangyayari sa akin. Kasi nag-NCT ako, kailangan tip ni sir na nagad ako ng magandang computer. Nung bukas pa yung aming exam, ngayon pa lang araw na to, naghahanap na ako ng magandang klase ng computer na doon ako papesto, binibiswalize ko na yung dapat kong gawin, gawa ng paggawa ka ng bootable disk, USB plus disk, tapos yan, magagawa ka ng paano ka magkokopya ng Windows, Microsoft Office, tapos yung antivirus. So, kapag kasi kinopya mo yung mga yun, sabay-sabay, pabagal. Ang ginawa ko kasi, binibiswalize ko na kukopya ako ng antivirus, kukopya ako ng Microsoft Office, kukopya ako ng bootable plus drive. So, yung paggagawa nun, pag sabay-sabay mong kukopya, nabagal yung computer. Pero pag isa-isa mo siyang kukopyahin, mas mabilis yung process ng gagawin kong trabaho. Kaya mas nauna ako talaga. Yung retrieval, so, base lang to dun sa nakwento niya. Talagang, hindi ko na may paliwanag pero, talagang yung nagkaroon talaga ako ng mga yan, yung encoding, storage, at saka retrieval. Para din talagang computer talaga, yung paglalagay ng kasi pag interesado kasi isang bagay, madali ka matuto. Pero kapag hindi ka interesado sa isang bagay, hindi ka matututo. Kapag the more na pinapanood may mga videong kabalastugan, yun yung papasok sa utak mo, kabalastugan. Kapag yung mga videong pinapanood may nagbibigay sa'yo ng aral tungkol sa education, tungkol sa mga, bawa, mahilig sa mga paano survival sa bundok, paano ka makakapagluto ng walang kaldero. Pag yun ang lagi yung pinapanood, pagbunta mo sa gubat, alam mo na paano ka magiging makakasurvive. So kapag pinapanood mo yung tungkol sa mga financial guro, mga tungkol sa pagkakapera, paano magbumaman pera, paano yumaman, yun ang magiging mindset mo. Kapag ang mindset ba tungkol sa sports, yun ang magiging mindset mo. Depende nga, kapag ang vlog, ang pinapanood mong vlog ay walang katuturan, yun din yung laman ng utak mo. Iba kasi yung ginagawa ng bobo at iba yung ginagawa ng matalino. So, yun, nagkaroon lang ako ng ganung paliwanag. Kasi nga, nung time na yun, pag nagme-memorize ako, yung sabi nga ni Diego, paano ko yung lahat ng kulay sa rainbow, paano ko siya bibigyan ko ng mnemonics, paano ko siya yung ma-memorize yung mga color na yon. So, nung binigyan niya sa akin yun, tumatayin siya, paano ko ma-memorize yun? So, para yung mnemonics, yun, nung time na yun, napalag ko yung video yun, doon sa isang vlogger, tapos, ganun pala. So, meron tinatawag na natural na yung kanyang yung pagiging inborn na sa kanya pagiging matalino, ako nurture lang yung nakuha ko lang sa mga tao yung kaalaman nila. Kasi nga, hindi naman talaga ako ganun, wala akong pagkukunan talaga, hindi talaga ako so, matalino. Then, nung kumuha ko ng entrance exam, bumagsak talaga ako. Then, yung pangalawa naman na exam ako, tapos na-interview ako, pumasa na ako. Kasi nga, nagkaroon na ako ng interest. Nag-review ako, nag-demo na ako, nung kumuha ko ng TN, Trinometrology, nag-review na ako, nag-demo ako. Dalawang klaseng demo yun. Tsaka yung interview ko, nakapasa ako. And then, yung isang exam na kinuha ko, napasa naman ako dahil din sa maganda yung pagkakasagot ko. And then, kapag meron ka pa, kapag ikaw tinatanong sa neuro, marami bumabaksak pala doon. Kaya naging
naging maayos yung aking nag-review ako, pag yung pag gusto mo maging military, hindi talaga yung lambutin-lambutin ganyan ka, hindi yung lahat ng tungkol sa sarili mo, bawa mayroong ano yung tungkol sa neuro, talagang lahat tetestingin, lahat ay ano. So nakikita kasi doon kung gaano ka ka-focus o yung present sa mga sa sinasabi sa iyo yung pagsagot mo. So yun yung ano, yung mga dating ginagawa ko, ang dami ko pala mali. Kasi nga pag sumasagot ako, inuulit-ulit ko pa yung tanong, yung sinabi na sa akin, tapos sasabihin ko ulit. Tapos pag yung ano ko, nung naging secure nga ako nun eh, so para bang lambutin ako. So mali pala. Kaya ang dami ko din mali. Pero nung dati, nung tinatanong ko yung tatay ko, yung sumakabilang buhay yung tatay ko, nung buhay pa siya, tinatanong ko yung naging paano siya nakapasa sa ganun. So tama nga yung mga sinabi niya na hindi ko na naipagkwento ano ko sa inyo, pero hindi ko pa rin siya na nagkakaroon ako ng interes sa mga may interesado ako sa kwento niya, pero napagbasihan ko lang na meron pa lang kaugnayan yun na sinasabi niya na kailangan kapag hindi ka pwede maging sundalo kapag mahina ang mata mo, hindi ka pwede maging sundalo kapag mahina pandinig mo, yung bibig mo, ngipin, ilong, almoranas, tapos yung kuko, tapos bigote, balbas, tapos yung buhok, tapos yung iyong paa, baka yung paa mo, anim ang daliri, o kaya pito, tapos yung almoranas, o kaya may dus-dus ka, o kaya ay sa katawan, may tattoo ka, tapos yung may tattoo ka sa katawan, o kaya sa likod, sa dibdib, sa hita, tapos kailangan patanggal yan, lahat yan. So, totoo nga yung kinikwento niya. Nung bandang muli, saka ako doon na, ano, na tama nga din pa yung kwento niya. Then, nung, siyempre, pag tinatanong ka, kailangan maalala mo agad yung mga tinatanong sa'yo, yung unang sagot mo, yung pangalawang sagot mo. Then, naalala ko, kasi nga, nung una, hindi ko pinapansin. Then, ngayon na lang, kasi nga, gusto ko talagang makapasa sa exam. Nung time na may kausap ko yung may-ari na shop, lagi niya akong sinasabihan na, hindi ka makakapasa sa exam. So nag-focus talaga ako, nagkaroon ako interest na reviewin yung mga exam na meron ako sa bahay namin. So yung mga abstract, tapos yung sa mathematics, yung number system, tapos yung mga ganun. Talagang mahina talaga ako sa mathematics, and then yung mga sentence talaga bubuin ko, yung mga abstract talagang mahina talaga ako doon. Pero dumating sa punto na nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko na kaya ko to. Naglagi ako nagpo-focus, naglagi ako ng video, lagi din akong binibigyan ko ng time yung sarili ko na mag-review. Pero talagang kulang kasi nga sa bahay namin, hindi ako komportable. Kasi nga pag nasa malayo lang ako, nasa labas ako, sakala ako nakapag-review. Gusto ko sa ipatunayan sa sarili ko na makapasa ako sa exam na gusto ko talaga mangyari. Although, siyempre, meron akong kakalala na hindi ka makapasa dyan sa exam. Pero proud ako na sabihin nila sa akin yon, kasi nga lalo ko pinagtitibay yung sarili ko na mag-focus talaga. So yun lang, and maraming salamat din kay Dr. Gary C. Kasi napanood ko yung video niya. Malaking tulong sa akin yun. Nagkaroon ako interest na alagaan yung sarili. Kasi napakahirap magkaroon ng problema sa kalusugan. Yung gabay sa kalusugan, malaking bagay yon. Kapag napanood mo yung video yun, maganda at patutuwa ka din sa mga kinikwento ni doktor. And then, nakatulong talaga sa akin yung paano ako magkaroon ng interest sa mga pinag-aaralan ko. So, the more na nagkaroon ka interest, nagkaroon ka ng storage, encoding, storage, at saka retrieval. Kaya, nagpapasalamat ako. And, malaking tulong. And, yun lang. Dito ko natitapos ang vlog na to. And, thank you for watching. And, negative comment, positive comment, pabal po sa my Aaron channel. Lalo na po yung like at dislike. Yun lang, and paalam. Bye. God bless you po.